Guys, guys, may tanong. Yes, yes, yes. Maniniwala ba kayo na kayang dumaloy ng kuryente sa tubig? May nakaset up tayong circuit dito. Alright? Okay. Ngayon, pag pinagdikit natin yung dalawa, ni see, closed circuit na siya. Ayan, umiilaw, di ba? Umiilaw. Yes, yes. Lagyan natin ng tubig, ang bowl, tapos hindi natin i-touch. Oh, walang ilaw. Wala. Ibig sabihin, ang tubig mismo ay hindi siya conductor. Di ba? Eh, paano so, natin paiilawin yan? Sabi mo, paiilawin sa tubig. Oo nga. Teka lang ha, teka lang. May kukunin lang ako ha. Diyan lang kayo, mabilis na ito. Okay. Ano ba yan? Ano natin ha, pag nilublob natin ang ating dalawang aluminum sticks. Oh! Oh! Ano ginawa mo, Kuya Chris? Bakit ganun? Para dumaloy ang kuryente sa isang liquid, dapat magkaroon dito ng movement of charge. Sa tubig gripo, tubig ulan at tubig dagat, may impurities gaya ng salt ions, calcium ions at magnesium ions. Ang isang ion ay atom na may electrical charge dahil nadagdagan o nabawasan ito ng electron. At dahil nga may electrical charge ang ions, paggalaw nila sa tubig, nakakadaloy ang kuryente. Hindi yung tubig mismo ang nagkoconduct ng electricity, kundi yung ions. Sobrang linis ng distilled water, wala itong impurities. In short, wala itong ions. Meron lang itong neutral molecules na walang electrical charge. Kaya hindi dumadaloy ang kuryente sa distilled water. Nung hinaluan ng asin ang distilled water, nagkaroon ito ng ions. Ang salt molecules ay binubuo ng sodium ions and chlorine ions. At nung hinalo sila sa tubig, hinila sila palayo ng water molecules. Ang resulta, the sodium and chlorine ions can float freely. Sila ang nagdala ng kuryente sa tubig hanggang sa magkaroon ng closed circuit sa tulong ng electrodes, yung nakababad na tongs. At dahil kompleto na ang circuit, nakadaloy ang kuryente sa bombilya. iBilib.